yung personality mo, yung, you know, parang Eric Santos din. Pero sa boses, gusto mong maipakita sa amin na katunog mo si Eric Santos. Imbis na ito yung kaya kong gawin, no? Ito ako. Bakit mo ba pinili yung kantang to? Para kanino ba to? Sorry. It's okay. Okay lang. Umiiyak ka na, naka-happy-happy mo pa rin, ano? I chose this song kasi po, Tissue. Sorry. Boy, tissue. Sorry. No. It's okay. No. It happens. It's okay. It's all right. Okay. Thank you, po. Aww. 3 years old pa lang po kasi ako, ano, namulat na ako na may sakit si mama, like, starting ng, ano po, ang anxiety niya. Until nag-evolve. That illness is not that usual at hindi siya curable. Bata pa lang po kasi ako is mama's boy na po talaga ako. Pinush ko po talaga yung pagkakanta ko for my mom and not for, only for me. Noong 6 years old na po ako, doon na ako na-start na natutong mag-alaga po sa kanya. Tinuruan na po ako nung mga tita ko kasi nag-grow na po yung sakit niya ng schizophrenia. And it's very hard for me kasi I've been taking care of her for 15 years. Within those years, I was expecting that I'm going to feel like a normal child. Like, my experience ko na yung mami ko yung nag-aalaga sa akin. Pero since she's a single parent, bumaligtad po yung mundo ko, ako na po yung nag-aalaga sa kanya. Pero nagkagure naman po yung sakit niya, pero kailangan po talaga niya ng maintenance. So, kailangan po consistent yung gamot niya. But since then, naputol din po yung sustento namin. It really became much harder for me. I never gave up na nag-alaga po sa kanya. Kahit gustong-sungo na po ako. Sinasabi ko lang po na ayoko na, pagod na ako. I really can't take it. I also have my mental health, pero syempre, all the way, na-realize ko din po na she's my mom. She's irreplaceable. Kahit balibalik tayo kayo mundo, siya lang nanay ko. So, sobrang dami ko po talaga napagdaanan sa kanya to the point po na nawala siya ng almost 3 days. Naglakad po siyang wala sa amin papuntang Baguio. Sa San Fernando La Union, nilakad po niya. Doon ko po na-realize na hindi ko kaya mawalan ng mom kasi siya na naman natitira kong parents. So. Okay, Justin. Thank you for sharing that with us. Mental health kasi is a real thing. You know, and it hits hard. And salamat for speaking up and not being ashamed of your mom. Minsan, they have this shame attached to it, but it's a sickness. You know, it should be treated as any other sickness. And so thank you for normalizing that. Nakakonekta ko sa'yo. I felt it in my soul and I felt it in my heart. Although, yun nga, sana narinig ko si Justin and hindi si Justin na tinatry maging Eric Santos. Okay naman, alam mo naman yung message nung kanta, and then you have this technique na ginagawa na sinuscoop mo yung note. Kulang ako kung wala ka. Now, it's a technique that singers do to reach the note when you can actually just hit it. But if you keep doing it, umay factor. Yes. But I just want you to know, being a mom, I'm very proud of you. You love your mom so much. Sana yung mga ibang bata ganyan din sa kanilang mga nanay. Thank you po. Nagalingan ako, nagustuhan ko, hindi ako blown away. I just know na you're talented, pero kaya mong makipagsabayan dito eh. So, vote na tayo. Ang weird naman kung hindi kita palapasin kasi galing mo. So, I'm gonna say yes. Thank you. Thank you po. Yes. Dami kong mga pinagdaanan na ganun din ang feeling ko. Unfair. Nakita ko yung pagmamahal mo sa nanay mo. Naniniwala ako, dyan sa ganda ng boses mo, I'd still like to see it become better, yes, po. Become stronger, yes, clearer. Po. Yes, po. For now, I will say no. It's okay. Okay? It's okay, po. Naiintindihan ko yung sinasabi ni Tito Gary eh. If your mom was well, I think she would want you to have this. Yay! Thank you, too.
yourself. Now is your time for yourself. Don't worry about mom because God will always find a way. I'm sure si mama sobrang proud sa'yo. Ano bang gusto mong sumigay mo? Oh, I love you. Nakapasa tayo.